Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video ay magpapadami tayo or magpropropagate tayo ng stevia. Ito yung tinatawag ni stevia. Ito ay isang klase ng herbs. It is a natural sweetener. So bagay na bagay ito sa mga may sakit sa yung may taong may diabetes. At the same time doon sa gustong magpapayat na hindi nila maiwasan yung matatamis na pagkain, ito ang alternative na halaman or sweetener sa ating mga hapagkainan. Kaya mga sir at mom ko, samahan niyo ako sa pagpapadami, pagpapropagate ng stevia plant. So ito yung mga materials natin na gagamitin sa pagpapropagate ng ating stevia plant. Una, syempre yung stevia. Pangalawa, yung pet bottles. Then pruning shear, then scissor. So bago natin gamitin yung mga materials, i-disinfect muna natin yung ating pruning shear. Saka yung scissor. So bakit natin i-disinfect? Para hindi natin maisama o maisalin yung virus, kasi ginamit ko ito sa ibang halaman, baka mamaya may virus to o fungus ay ma-transfer ko dito sa ating halaman. So para maiwasan yun, yung contamination, mag-disinfect tayo gamit ang alcohol. Okay, ang unang step, gagawa tayo ng seedling pot gamit ang pet bottles. So ikakat lang natin siya. Ayan. Ayan. Gamit ang gunting. Kakat lang natin pagkakat. So more or less 3 inches yung kanyang height. Next, so, gagawin lang natin i-cut to. Pagka may butas na, ipasok yung scissor. Then, i-cut natin na ganyan. After nating ma-cut, lalagyan natin ng green tool sa ilalim. So ang gagawin lang natin gamit ang pruning shear, i-cut lang natin na ganito. Magkakaroon na siya ng butas. So siya yung magsisilbing drain. Drain hole na yung ating plastic bottle. Again, cut lang natin na pa-slant. Ang cut, pakinggan no, pa-slant. Next. So, mayroon na tayong na-prepare na plastic container na paglalagyan natin ng seedling ng ating stevia plant.
So lalagyan natin ng komposto saka garden soil. So ang ratio ng compost ay 1:1. Sa pagkuha ng cuttings, bumilang lang tayo ng 4 na set ang daw mula sa ibabaw. 1, 2, 3, 4. At dun sa pang-apat sa ilalim, dun natin siya ikakat. Next, again, 4 na dahon mula sa ibabaw. 1, 2, 3, 4. Then sa ilalim ng ika-4 na dahon, ikakat natin. So ito yung itatanim natin o ibabaon natin sa lupa. After nating ma-cut yung ating stevia cuttings, tanggalin yung dahon sa bandang ilalim. Make sure lang na may 2 hanggang 3 set ng dahon ang nakalitaw pagka tinaniman natin ang ating stevia cuttings sa ating soil medium. Gumamit tayo ng stick para madaling ibaon o itanim yung ating stevia cuttings sa ating soil medium. Ligan. Ilagay sa shaded area ang ating bagong tanim na stevia cuttings para hindi siya ma-stress at madaling mabuhay. Ito na yung ating stevia plant na tinanim 1 week ago. So nagta-thrive na yung ating bagong tanim na stevia. Then after 1 month, itatransplant natin siya sa mas malaking container para mas lalo siyang lumaki. So ayun na nga, natapos na natin magpropagate ng stevia plant through cuttings. So may 2 paraan para magpropagate ng stevia. Una, through seeds. Pangalawa ay through cuttings. So ginawa natin ay nagpropagate tayo ng stevia plant through cuttings. Mga sir at ma'am ko, maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung may natutunan naman kayo sa video na to, please like, share, and subscribe na rin. And press the notification bell para lagi kayo updated sa mga video na aking gagawin. Magandang buhay and God bless us all.